Yan po. So as we have been blessed in our praise and worship, we have blessed the Lord through our offering. Let us now be blessed as we hear the message, the word of God, na dadalhin po sa atin the anointed and faithful servant of the Lord, Pastor Phil Francisco. Malakas na palakpak po sa Panginoon. Thank you, Brother Ronald. Sa magandang umaga po sa ating pong lahat. Yung ating pong prayer and fasting, ito po ay 21 days. Naka-7th day na po tayo ngayon. At ito po ay itutuloy ho natin. Bukas po yung ating 8th day. Magkakaroon lang po ng changes. Magbibigay po tayo ng more emphasis po sa paggawa ng kabutihan. Yan po yung sa Isaiah chapter 58. Pwede rin po nating ituloy yung ating pong prayer and fasting po sa food at saka po sa social media. Pero primarily po, ang gagawin po natin starting tomorrow, gagawa tayo ng kabutihan. Amen po? Sabi nga po ni Bishop, kung tayo po ay umiinom, nakakatatlong kape tayo sa isa pong araw, lalong-lalo na po sa Starbucks, napakamahal po niyan, isa na lang po ang iinumin natin at yung pong dalawa pong cup ng ating pong kape ay itabi ho natin para ho makalikom tayo ng pera at ito'y itutulong natin sa mga nangangailangan. Kung tayo po ay bumibili po ng damit, nakakalimang damit po tayo sa isang linggo, dalawa na muna po ang bilhin natin at yung tatlo na pambili natin, ipunin natin, itulong natin sa mga nangangailangan. Di po ba? Actually, kahapon po, meron na hong tumawag po sa akin. They are already preparing para po sila tumulong sa mga less fortunate so that the light that is in us will be seen so that the glory will be given unto our Father. Kaya purihin ang Panginoon. Bago po tayo makinig ng salita ng ating Panginoon, pwede po bang yumuko tayo muli at tayo po ay manalangin sa Diyos. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, for another opportunity that we can listen to the power of your word. As we listen to your word, we believe that faith comes and you will continuously bless us so that every faith will be unshakable. This is our theme, Lord God, for this whole year. That's why we are praying that you will bless us bountifully more than we ask and more than we imagine. That heaven will be open once again to awaken us, open our minds and our spiritual understanding so that everything that you want us to learn will be learned today. This is our prayer in the powerful name of Jesus Christ. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Billy Graham was born on November 7, 1918. He started his ministry in the late 1930s. So, ibig sabihin mga 20 or 21 years old po siyang nag-start sa kanya pong ministry. His last major public preaching event before his death was during the My Hope America with Billy Graham campaign, which took place in 2013. During this campaign, he recorded his final message titled The Cross, which was broadcast on television and online. The recording of The Cross occurred when he was around 94 years old. Nagpipritz pa po siya at the age of 94. He passed away on February 21, 2018 at the age of 99. Sino pong gustong umabot po ng 99? Kanina pong 6:30, sabi nila 1:20. Praise God. He was an evangelist with a global impact. Throughout his ministry, Graham reached an estimated 215 million people in live audiences across more than 185 countries and territories, which he was the founder of the Billy Graham Evangelistic Association, which became a platform for his evangelistic efforts, radio broadcasts, and later television specials. He authored numerous books, including the bestsellers such as The Peace with God, How to Be Born Again, and the Jesus
generation. Billy Graham served as spiritual advisor to multiple U.S. presidents, from Harry Truman to Barack Obama. He had a particularly close relationship with Presidents Eisenhower, Johnson, and Nixon. In 1983, he was awarded the Presidential Medal of Freedom, one of the United States' highest civilian honors. Ngayon pong umagang ito, we will talk about always abounding. At kapag sinabi natin always abounding, particularly in the work of the Lord. Pwede po ba natin isigaw ng malakas, always abounding? Isa pong example po ng always abounding ay ang buhay po ng ating pong binasa, Billy Graham. All throughout his life, from age 20 hanggang pong age 99, nakita po natin na lumago ang kanyang pong buhay. Sa ating pong binasa kanina, yung pong last verse ay gusto ko pong bigyang diin. Ang sabi po ng verse 58, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." So ang ating pong pinag-uusapan na tema about unshakable, hindi lang po tayo matitinag, hindi lang po tayo magiging matibay, hindi lang po tayo magiging matatag, dapat tayo po ay umuunlad. Tinignan ko po ang meaning ng word na abounding. It means be plentiful, maging sagana. Be abundant, maging ubod ng yaman. Sino pong gusto pong maging ubod ng yaman? Magsabi ng amen. Pagkayamanan talaga. No, po. Malakas talaga yung amen natin. Gusto ko yun, yung ubod ng yaman. Pwede nga pong pakisabi niyo po sa inyong katabi, ubod ka ng yaman. Masarap pong i-declare po yan, mga kapatid. It means thrive, magtagumpay, flourish, umunlad, overflow, umapaw, be jam-packed with something, yung sobrang siksikan. Gusto niyo po ba yun, yung nagsisiksikan yung blessing? Meron pong nag-testify minsan po, nakinig po ako sa kanyang testimony, minsan po nag-preach po siya dito, I forget the name of that pastor, na nung pinagpala po sila ng Panginoon dahil po maliit po yung bahay po nila, hindi po talaga magkasya yung blessing. Isipin po ninyo yung kalimpong television po na napakalaki, ganyan na lang po kalapit po sa kanila. E paano ka naman manunood na ganoon kalapit? Kasi nga po, wala na ho silang paglalagyan sa sobrang nagsisiksikan yung blessing sa loob ng bahay. Kaya po, nag-pray po sila ng mas malaking lugar. Totoo po talaga yung sinabi po ng Malachi chapter 3 na wala na kayong paglalagyan kapag tayo po'y pinagpala ng Panginoon. Kaya nga po, kapag po ito ay nag-overflow, ay magiging blessing po tayo sa ibang tao. At isa pa pong meaning po nito is boundless, na ibig sabihin, walang hangganan. Kapag po binanggit po yung abounding, this is not all about material blessing, but even in our work, in our ministry. At meron pong tatlong kadahilanan kung bakit ang ating buhay, ito po ay mag-a-abound. Makikita po natin lahat yan dito po sa 1 Corinthians chapter 15. Hihimayin po natin yung reasons for always abounding. Number one is the preaching of the gospel. Second is the presence of grace. And number three is the power of resurrection. Una po nating titignan is the preaching of the gospel. Ang sabi po ng verse 1 to verse 2, maganda po ang pagkasalin po sa Tagalog. Ngayon, mga kapatid, ipinaaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya namang ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan.
malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Pinakita po sa mga talatang ito na meron pong dalawang klase po ng mga naniwala. Yung una po, naniwala, tinanggap po yung preaching of the gospel at sila po ay nanindigan. Ito po ay kanilang pinanghawakan. Sila po ay naging matatag, nagpatuloy doon sa kanilang tinanggap. Yung isa naman po ay sumampalataya ng walang kabuluhan. So ibig sabihin, hindi lahat ng mga nakakarinig, hindi lahat ng mga tumugon sa panalangin, hindi lahat ng mga tumanggap ay totoong ligtas. Kasi po, hindi lahat ay nagpapatuloy, hindi po lahat ay nagiging matatag at ginagawang sandigan yung kanilang dating pinaniwalaan. Sabi po sa English po, sa Amplified Version, if you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain, just superficially and without complete commitment. Ang ganda po sa Amplified Version na meron pong mga iba na kapag sila po'y tumanggap, ang kanilang pagtanggap, ito po ay mababaw, walang lalim. At dahil wala po itong lalim, madali po silang matangay. Hindi po sila nagpapatuloy at wala po yung salitang commitment sa kanila. Pakitignan nga po sandali ang inyong katabi. Mukha po bang may complete commitment po yan? Hallelujah. Yan ang mga tunay na ligtas. Na yung kanilang dating pinaniwalaan, ito po ay kanilang tinatayuan. Hindi sila natitinag doon. Kapag ganoon po tayo, ang sabi nga po dito, we will always abound because we firmly hold to the gospel we have once received. Kung tayo po ay madaling matinag, hindi natin tinatayuan yung dati nating pinaniwalaan, yung ating tinanggap, kailanman ay hindi tayo magtatagumpay. Kung kayo po ay nakinig at nakasama po sa ating pong Nights of Consecration, meron po akong binanggit doon po sa second night patungkol po sa pagtanggap sa ating Panginoon. Sabi po ni Pablo kay Timothy na doon sa kanya pong tinanggap yung kanyang pinaniwalaan in the presence of many witnesses. Ang sabi, dapat ito po ay kanyang pinanghahawakan to hold firmly. Hindi siya matitinag doon. Kaya napaka-importante na kapag meron tayong natanggap, meron po tayong pinaniwalaan, may witness. Yan po ang dahilan, kapag po pinapatanggap ang Panginoon, gusto po natin pumupunta po sa harapan o yung iba nagtataas ng kamay para meron pong makakita sa ating witness. Bakit po kailangan ng witness? Kasi para po may bantay sa ating pinaniwalaan. Nakita nila kung paano tayo nagsuko ng ating buhay. Yung mga iba nga po, lumuhod pa, umiyak, nagtaas ng kamay. Pero ang tanong, yung po bang tinaasan ng kamay, yung pong tinanggap, pagkaraan po ng ilang taon, yun pa rin ba ay pinanghahawakan? Meron po kasing mga ilan, matagal pong tinanggap ang Panginoon, pero pagkaraan ng maraming taon, napalayo ang buhay. Bakit? Kasi nga po, hindi sila nanindigan, hindi sila tumayo doon sa dati nilang pinaniwalaan dahil hindi po talagang tumanggap sa Panginoon. Naging mababaw yung kanilang pagtanggap. Nung ako po ang tumanggap sa Panginoon, nandyan po yung aking mga kapatid. Buong pamilya, nakita po nila kung paano po ako tumanggap sa Panginoon. Kaya alam niyo po, yung mga kapatid ko, hanggang ngayon, binabantayan po yung buhay ko kung ako po'y nagpapatuloy sa dati kong pinaniwalaan. Sino pong nariritong gustong-gusto nyo may nagpabantay sa katatagan ng inyong paniniwala sa Panginoon? Magsabi nga po ng Amen. Hindi tayo natatakot sapagkat alam natin tayo'y naninindigan sa ating paniniwala. Ang sabi po ng Galatians chapter 1, verse 9, as we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. So kung meron pong sumpa doon po sa mga nangangaral ng ibang ebanghelyo,
ang kabaligtaran, meron namang pagpapala doon po sa nangangaral ng tunay na ebanghelyo. Kaya kapag po tayo nakadugtong ang ating buhay at nagpapatuloy doon sa ebanghelyo na ating tinanggap, ang pagpapala ng Diyos ay magpapatuloy sa buhay po natin. Embracing the pure gospel is not just a belief. It is a pathway to spiritual abundance, like a river that thrives when fed by clear, untainted waters. Our lives find richness and vitality in staying true to the purity of God's message. Sabi po sa Tagalog, ang pagtanggap sa dalisay na ebanghelyo ay hindi lamang isang paniniwala. Ito ay landas patungo sa spiritual na kasaganaan. Tulad ng isang ilog na umuunlad kapag pinapakain ng malinaw at hindi nadungisan na tubig, natatagpuan natin ang kasaganaan at kalakasan ng ating buhay sa pananatili sa tapat na mensahe ng Diyos. Hallelujah. Lahat po ng may business dito, magtaas ng kamay. Thank you. Lahat po ng mga nagtatrabaho, magtaas din po ng kamay. Sino po sa inyo gusto nyong umunlad sa inyong trabaho at sa business po ninyo? Ito po ang sikreto. If you want your work and business to abound more and more, see to it that it is connected to the gospel of Christ. Dapat nakadugtong yung ating trabaho at business natin doon po sa ebanghelyo ng Panginoon. Ano po bang ibig sabihin na ang trabaho at business nakadugtong sa Panginoon? When a business is connected to the gospel of Christ, it typically means that the business operates with Christian values and principles, and its mission and practices align with the teachings of the Christian faith. Ang isa pong business na connected sa ebanghelyo ng Panginoon, meron po siyang Matthew 6:33, na parating inuuna ang kahayan ng Panginoon at ang kanyang katuwiran. Kapag pagsamba, hindi siya nag-a-absent. Paki-congratulate nyo yung katabi nyo, nandito siya. Na hindi niya iniwan ang pagsamba sa Panginoon dahil meron po siyang Christian principle na kahit business person siya, he will never forget the kingdom of God. Every morning, kapag siya po'y gigising, hindi siya kaagad magtatrabaho. There is a Christian principle, a practice in his heart na siya'y nananalangin sa Panginoon. Humihingi ng tulong sa biyaya ng Diyos. Kinikilala niya ang Panginoon, ang pinanggagalingan ng kanyang lakas, ng kanyang abilidad, ng kanyang talento, ng kanyang kakayanan. Deuteronomy 8:18. Ano po sabi doon? For it is God who gives us the power to get wealth. Na hindi sa kanyang sariling kakayanan na siya ay uunlad sa kanya pong buhay. That is what we call connected to the gospel of Christ. There is integrity. There is honesty. There is servant leadership doon po sa kanyang business. There is diligence. That is a Christian principle. Ang sabi ng Biblia, ang tamad, huwag pakainin. Kaya dapat ang katabi mo, pinakamasipag na nagtatrabaho yan. Kapag masipag po tayo, we can say that our work will abound. Ano pa po? There is passion in our hearts. Ang sabi po ng Colossians 3:23, in everything that you do, a Christian principle, and biblical po ito, whatever you do, do it with all your heart as unto the Lord and not unto men. We are not doing it as an eye service na masipag tayo kapag nandyan ang boss natin at kapag wala na, palaro-laro na lang. But because you are abounding in the work of the Lord, you are connected to the gospel of Christ, may nakakakita man o wala,
napakasipag mo at buo ang loob mo, nasa puso mo ang pagtatrabaho mo. It is a mission-driven business. Tumutulong ka sa misyon. Ang sarap nung kumikita ka ng pera, nagtatrabaho ka, iniisip mo na yung kayamanan mo, itutulong mo sa gawain ng Panginoon. You are not there only to have money. You are thinking of the mission field. Ilan kaya ang matutulungan ko? Ilang kaluluwa ang pwedeng abutin ng pagpapala na aking tinanggap? Kapag ganyan po tayo, I assure you, your work and business will thrive and it will really abound. Hallelujah. That is what we call connecting ourselves to the preaching of the gospel. Na kapag nakikita yung business natin, parang napipreach na ang gospel. Every time na nagtatrabaho tayo, kahit wala tayong sinasabi, yung mismong ginagawa natin, the gospel is being preached. Nakita nila yung ating kasipagan. Nakikita nila yung ating integrity. Nakikita nila yung ating passion. Nakikita nila yung pagtulong ng business natin sa maraming tao. Hindi ka kumikibo, but your action shows the power of the gospel. Kaya yung mga tao, mapapalapit sa Panginoon, daig mo pa yung nangangaral na wala sa puso yung kanyang ginagawa. Ikaw, wala ka mang sinasabi, pero yung ginagawa mo, napipreach ang gospel ng Panginoon. Nandyan pa po ba kayo? Pangalawa, is the presence of grace. Ang presensya ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Sigurado, ikaw ay lalago at uunlad. At sabi po ng 1 Corinthians 15:9-10, "For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God." Hindi ako karapat-dapat na matawag mang apostol, ang sabi po ni Pablo, sapagkat tinuligsa ko ang iglesia ng Diyos. But there is a big word, B-U-T. But by the grace of God, I am what I am. Isigaw po natin yan. 1, 2, 3. Once again, by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them. Though it was not I, but the grace of God that is with me. Tignan po natin yung pong ibig sabihin ng I work harder compared to them. Dito po sa New King James Version. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet, not I, but the grace of God which was with me. That's the presence of grace. Ikukumpara natin yung nagawa ni Pablo doon po sa mga ilang mga disipulo, masyadong marami ang kanyang nagawa. Ang word po niya ay more abundantly. Sino pong nagpipray na sa lahat ng taon ng buhay niya, makapagtrabaho siya more abundantly? Yung mas malakas na amen. Yeah. Ang sabi po dito, not I, but the grace of God which was with me. Kapag ang biyaya ng Panginoon ay suma sa iyo, marami kang magagawa na dati hindi mo nagagawa. We will always abound because of the presence of God's grace within us. Kaya nga po, ang sabi ng 2 Corinthians 9 verse 8,
And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Bakit magiging abundant yung paggawa natin ng kabutihan? Kasi po, bibiyayaan tayo palagi ng Panginoon. God is able. Kayang-kaya niya. Nabigyan kanya ng biyaya. At hindi lang simpleng biyaya. Nasabi niya dito, yung biyaya na nag-a-abound. Gusto niyo po yung biyaya na nag-a-abound? It is an overflowing grace. Every day, there is a grace for you. Another grace, another grace, another grace na ibibigay ng Panginoon po sa atin. At ang dahilan kung bakit po tayo bibigyan ng biyaya, para po mas marami tayong magawang kabutihan. Kaya nga po, mag-a-abound po tayo sa paggawa ng kabutihan. God's grace doesn't just forgive. It empowers. It doesn't merely cover. It gives us strength beyond our own, enabling us to rise and conquer. Ang biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi lamang nagpapatawad. Ito ay nagbibigay ng lakas. Hindi ito simpleng takip. Binibigyan tayo ng lakas na higit kaysa sa lakas natin. Ito'y nagbibigay ng kakayanan na tayo ay bumangon at tayo ay magtagumpay. Alam niyo po yung katabi niyo? Pakitignan nga po yung katabi niyo. Praise God. Marami ang gagawin niya ngayong 2024 na dati ay hindi niya nagagawa. Bakit? Because of the presence of God's grace. Meron po akong pinapakinggan na isa pong preacher, ang kanila pong theme is a decade of expansion. Kapag sinabing decade, it's 10 years. Dinideclare po nila na ang kanilang expansion will be 10 years. Kapag po 10 years yan, ibig sabihin yan, 1 year expansion and there is a greater expansion doon po sa second year. Another greater expansion po doon sa third year. Hindi po kasi magiging stagnant yung pong expansion. Ang Lord po natin, hindi po siya, Diyos po ng stagnancy. No? Ang Diyos po natin, paangat, parati, palago, pataas, ang patungkol sa galaw ng Panginoon. Kaya, kung hindi po tayo bibiyayaan ng Panginoon, hindi po natin makakamtan ang lahat ng mga inihanda ng Lord sa atin. At lahat po ng nakahanda sa matinding biyaya ni Lord, pwede bang marinig ulit yung amen? Amen. Pangatlo po, dito po ako magtatapos. The power of resurrection. Bago po natin babasahin po ito, yung pong verse 58 na binasa po kanina, nandun po yung word na therefore. Sabihin natin malakas, therefore. Yung pong therefore, my beloved, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Kapag nakita natin yung word na therefore, ibig sabihin, kailangan mong basahin yung unang mga verses. Bakit tayo po ay magiging unmovable? Bakit po tayo magiging steadfast? Kasi po meron pong verse 55. Bakit kailangan po tayong always abounding in the work of the Lord? Meron pong verse 55. Yung binasa kanina, let's read. O death, where is your victory? O death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Bakit po may victory over sin and death? At in-emphasize po dyan, through our Lord Jesus Christ. Ano po ba ang ginawa ng ating Panginoon? Ang context po nito ay ang buong 1 Corinthians chapter 15 about the resurrection of Jesus Christ. Dahil nabuhay na muli ang ating Panginoon, wala nang kapangyarihan ang kasalanan at kamatayan.
Namatay ang Panginoon, subalit siya po'y nabuhay na muli. Hindi siya nanatiling patay. Kaya ang lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon na namatay, hindi sila mananatiling patay. Bubuhayin din silang muli ng ating Panginoon. Yung ating katawan lang ang mamamatay. Darating ang araw, yung katawan na namatay, babaguhin ng Panginoon ng ibang katawan na hindi na masisira magpakailanman, at pang walang hanggan, makakasama natin ang Panginoon. Walang kamatayan. So anong ibig sabihin nito? Kapag yan po ay ilalagay po natin sa ating pong buhay, we'll talk about the power of resurrection. We will always abound because of the resurrection power of Jesus Christ within us. Meron pong binabanggit po na ang resurrection power na ito, yung pong bumuhay sa Panginoon, is the same power na nasa atin. Yan po yung panalangin po sa Ephesians chapter 1, verse 18a to verse 20. Maganda po sa Amplified Version. This was the prayer of Paul para po sa lahat ng mga mananampalataya. And I pray that the eyes of your heart, the very center and core of your being, may be enlightened, flooded with light by the Holy Spirit. Yung kaloob-looban natin, magkaroon ng kaliwanagan, mabuksan yung ating spiritual na pangunawa. Ano ang dahilan? Verse 19. So that you will begin to know what the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His active spiritual power is in us who believe. Ano po itong active spiritual power na nasa loob natin? Kanino po yan? Sa mga mananampalataya. Pwede bang makita ang kamay ng mga mananampalataya? Wow, ang sabi dito, meron pong active spiritual power inside of us. These are in accordance with the working of His mighty strength, which He produced in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His own right hand in heavenly places. Yung tinuturing pong power na active dito is the power of Christ's resurrection. Isipin po ninyo, yung resurrection power ni Lord nasa loob natin. Kaya, ito yung prayer ni Paul. Kasi po, kapag hindi natin ito naiintindihan, ay hindi tayo magtatagumpay. Kaya mamaya, ito rin po ang prayer natin. Yung talagang mabuksan ang ating spiritual na pangunawa at maunawaan natin yung resurrection power ni Lord na nananalaytayan sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Because of the resurrection power of Christ within us, everything we do is full of life that produces abundance, transformation, and a lasting impact to the world. Wala pong dead works. Meron pong tinatawag na dead works. Ano po yung mga dead works? Ito po yung mga trabaho na walang buhay, at dahil walang buhay, walang bunga, walang impact, walang kabuluhan. Gusto niyo po ba yung kapag tayo nagtatrabaho, ito'y buhay na buhay. At dahil may buhay ang ating trabaho, sigurado may paglago at may bunga. It is full of life. That's why it will grow and it will bear fruit. It will produce abundance, transformation, at gusto ko po yung lasting impact to the world. Kaya babay na po tayo sa mga dead works. Dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo sa loob natin, lahat ng ating ginagawa ay puno ng buhay na nagbubunga ng kasaganaan, pagbabago, at pangmatagalang epekto sa mundo. Because of the resurrection power of Christ, your growth is unstoppable.
walang pwedeng pumigil ng iyong paglago. Naalala niyo ng panahon na si Haman gusto niyang mamatay ang lahat ng mga Israelites? Di ba gumawa siya ng patibong? Pero kumilos ang Lord, kasi po hindi po panahon ng mga Israelites na sila po'y patayin, panahon na sila'y pagpalain. Yung gumawa ng patibong para mamatay si Mordecai at ang mga Israelites, praise God, ginamit yung kanyang patibong para sa kanyang sariling kamatayan. Ganyan kumilos ang ating Panginoon. Remember Joseph? For 13 years na hinahadlangan yung kanya pong pagiging prime minister, pero unong timing na, na siya po ay pagpalain ng Lord, yung pong 13 years, sa isang araw lang, naging prime minister siya. Walang nakahadlang. Kaya, pakiulit sa katabi mo. Ha, maganda po yung talagang manuot sa kanyang puso't kaisipan. Kapag oras mo na, kapag panahon mo na, para pagpalain ni Lord, walang makakahadlang. Woo! Yeah! Because the resurrection power of Christ, your growth is unstoppable. In my conclusion, the gospel isn't just a story. It is a call to action. God's grace isn't just a concept. It is a well of strength. And the resurrection isn't just a historical event. It is the foundation of our hope. As we go forward, may we always abound in the work of the Lord, knowing that our labor in Him is not in vain. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang hamon na kailangang pagtuunan ng aksyon. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang isang konsepto. Ito ay isang bukal na pinanggagalingan ng lakas. At ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang nakaraang pangyayari. Ito'y pundasyon ng ating pag-asa. Sa ating pagtahak sa hinaharap, naway patuloy tayong magbunga sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman natin na hindi nawawala ng saysay ang ating pagpapagal para sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At muli nating palakpakan ng ating Panginoon. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Come on, lift up your hands. Bago po natin awitin ang awit na ito, na lahat ng papuri ay sa Kanya. Bakit ibigay ang lahat ng papuri sa Kanya? Kasi wala tayong maipagmamalaki. Lahat ng meron tayo ngayon, biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay lumalago, tayo umuunlad, tayo pinagpala, nakakagawa ng maraming kabutihan. It's all a great, all about the grace of God. Kaya sa Kanya ang papuri. Bago tayo umawit, pwede po bang manalangin kayo ng personal? Tatlo po yung pag-pray natin. Una, let us pray that our life, our work, our business will be connected to the preaching of the gospel. That sa tuwing nakikita tayo, nakikita yung gawa ng ating kamay, parang naipapangaral na ang Ebanghelyo. And let us also pray na lalo tayong biyayaan ng Panginoon. Let's pray for the presence of grace in our lives para parati tayong maging mabunga. Magawa natin yung dating hindi natin nagagawa. And let us pray today that the Lord will keep on opening our spiritual understanding para mas lalong lumalim ang pangunawa natin sa resurrection power ng ating Panginoon. Hallelujah. Even just 30 seconds po, pray personally to the Lord right now.
Hallelujah. Yes, God. Yes, God. I agree with the prayers of my brothers and sisters. Pati po yung mga nanonood ngayong pong oras na ito. Hindi po namin mapigilan ang kamay po ninyo. Your hand is unstoppable. You can reach, Lord God, every heart, every home, every office, every place on this entire earth. Ang kamay po ninyo ay kumikilos. We pray for that power of Christ's resurrection na ito po'y lalong maging maliwanag sa buhay po namin. At lahat ng aming gagawin, ito po'y puno ng buhay. At dahil puno ng buhay, may paglago at maraming buhay. Salamat po, Panginoon. We give you all glory. We give you all honor for the many blessings that you have given us. And you will keep on giving us, Lord God, every day. Come on, raise your hands and sing this song unto the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, that is our prayer, O God. And receive our praise today. O God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Sarap ng katotohanan na ang hari ng langit, hari ng aming buhay. Kaya marami po kaming magagawa. It is not because of our own strength and ability, but because the King of Kings is living in our lives, full of grace and truth. Salamat po sa unstoppable blessing. Salamat po sa immeasurable grace of God, the empowerment that you are giving us every day. O God, as we have received your blessing today, make us a blessing to many people. Keep on blessing the works of our hands, blessing the businesses of every one of us. Pagpalain niyo rin po ang kani-kaniyang pamilya ng bawat isa po sa amin. Lahat ng aming kakainin, lahat ng aming iinumin, salamat po, pinagpala na ito. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong kapayapaan, salamat din po sa kagalakan ng banal na Espiritu Santo
nagbibigay ng lakas sa amin araw-araw. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all. Magpatihan po tayo sa pangalan ng ating Panginoon.